po ako naniniwala na papayagan ni Mr. Lopez ito. Hindi rin po ako naniniwala na papayagan ni Mr. Carlo Katigbak ito. Pero napakarami po nilang mga tauhan na ganoon. Maski po yung anchors nila, hindi ko na po babanggitin ang pangalan. Sino na rin yung pag-interpresyari ni Jesus Christ? Inunuya kung bakit umano hindi masyado nakabalita ng PSEB News na duo si Lizette C. Lopez. Kasi na sinabi nyo nga na kayo ay American citizen at nareporto kayo at lahat yan. Ngunit nahalata ko po, lahat po ng news feed ng ABS-CBN ay hindi ko sinasabi yan. Ang sinasabi ko yun, here you are Filipino citizen. Wala hong sinasabi na kayo po ay American citizen. Ito pa ho ay kasama sa propaganda ng ABS-CBN para ho sa isipan ng tao maitanim na kayo po ay Filipino at hindi wala ho kayong fact that Mr. Lopez has already admitted that he's an American citizen. They only report that he is a Filipino. They never report, or they hardly report, that he is an American citizen. In that sense, Mr. Chairman, I think Mr. Lopez was earlier offended when I said propaganda. But the ABS-CBN is in a war footing against the Congress itself now. In the sense that they are always very, very aggressive in giving the view that the ABS-CBN is entitled to a franchise. And they will say anything like as done by Mr. Revalio. Paulit-ulit umin ko sa citizenship pero nabigyang linaw yan ng magsalita ang DOJ at Securities and Exchange Commission. At yan na ang ating sa mga susunod. Archie, pagkatapos dito, meron bang sa pag-schedule na hearing kung meron, kailan kaya ito, Archie? Sa pagkakaalam ko, dahil kakasuspend lang ng sesyon, ilang sandali lang, pero ating napag-alaman na ang susunod na hearing ay sa Huwebes ng alauna. Maraming salamat, Archie Cruz, mula sa Kamara. Samantala, sinabi ni Congressman Rodante Bartoleta na siya ang may akda ng ilang prangkisa ng mga broadcast companies na higit 50 taon na. May biulat po ng ABS-CBN News. Ipinreklamo rin niya na hindi siya nabigyan nga ng pagkakataon na maibigay ang kanyang panig. Ito ang ilan lamang sa mga isyong lumabas sa franchise hearing kanina ng ABS-CBN Network at live. Hanggang sa nagbasalik na tanggil sa ulat natin sa ABS-CBN News na kanang Miyerkules tinggil sa kanyang legislative record. Nauna nang naiulat na hindi patulted na sa kabila ng pagkwestiyon ni Marcoleta sa citizenship ni ABS-CBN Chairman Emeritus Gabby Lopez, minsan siyang nagpanukala ng batas na papayagan ang mga Pinoy na dual citizens na tumakbo para sa pwesto sa gobyerno nang hindi nire-renounce o tinatalikuran ang kanyang foreign citizenship. Nireport din ang TV Patrol na sa kabila ng sinabi ng Marcoleta na hanggang 50 na buhay ng bangkisa, at personally, ang pag-issue ng Philippine Depository Receipts sa PDRs ng ABS-CBN sa mga daluhan, may akda siya ng mga bangkisa ng 5 broadcast companies na may mga bangkisa higit 15 years na, maging ng bangkisa ng GMA Network na nag-issue din ng PDRs sa mga daluhan. Itinanggi ito ni Marcoleta. Matagal na po ako sa Kongreso, Mr. Chen. Wala pa po akong isang iniakda na pangkisa sapagkat ang sektor ko po ay mga urban poor. Wala po silang kakayahan na mag-ari ng istasyon pang radyo o istasyon pang telebisyon. So, paano po yun? Pero nasa mismong website ng Kongreso na pinangalanan si Marcoleta bilang isa sa mga principal authors ng mga pangkisa ng GMA, Bohol Chronicle Radio Corporation, Catholic Bishops Conference of Philippines, Raja Broadcasting Network at ABC Development Corporation o TV5. Pero pinanindigan pa rin niya, wala siyang kinalaman sa kahit aling prangkisa. Mr. Chair, hindi po ako ang may akda. At kung sakasakali man po na maaaring nailagay ang pangalan ko, ay dahil sa practice din dito, that somebody will move, kumisan po sa committee at kumisan naman po sa plenary, somebody will move that
somebody will become members or co-authors of the particular bill. Hindi ko na po kontrolado yun. Reklamo rin ni Marcoleta, hindi rin daw sa nabigyan ang pagkakataon sumagot sa mga isyu. Meron po silang reporter na nakiusap sa akin makakuha ng clarification sa mga ibang issues. Alam po bang ginawa niya ng reporter na yon? Ibinalita na po niya doon sa TV Patrol. Lahat po ng gusto niya i-clarify, hindi po niya ako binigyan ng panahon. Pero makikita sa Viber messages kay Congressman Marcoleta na Martes pa lang ng hapon, hiningi na ang kanyang panig pero hindi siya sumagot. Kinabukasan, hiningan muli si Marcoleta ng komento dahil i-e-e-e-print na ang report kinagabihan. Sagot ni Marcoleta, mag-organize raw ng isang press con kinabukasan ng alas 10 ng umaga kung saan sasagutin niya ang lahat ng mga tanong. Nagkaroon pa ng diskusyon na isasagawa ang press con sa Zoom imbes na sa isang aktual na press con. Ayon kay Marcoleta, hindi natuloy ang Zoom press con dahil umano pumayag ang mga, o hindi, dahil umano hindi pumayag ang pangula ng EBS-CBN. Inexplain niya ako, alas 9 ng umaga, ang sabi niya, Mr. Congressman, sorry po, pagkatapos ko pong makipag-usap sa aking mga boss, hindi po pala ako pinapayagan mag-conduct ng Zoom conference. Pero makikita sa Viber message na ang tinanggihan ay ang pag-organisa ng reporter ng isang press conference para sa kongresista at sa iba pang media. Naliwas kasi ito sa tungkulin ng isang mamamahayag. Sa halip, inimungkahi na ang staff ni Congressman Marcoleta ang siyang mag-organisa ng press conference at mag-indikat ng media. Sinubukan kong kawagat ulit sa ABS-CBN, si Marcoleta at ang ito. Pero parin sila hindi sumagot sa mga Mike, siguro maganda, pwede bang patahin mo malamang yung mismo binanggit mo na mensahe kay Congressman Marcoleta doon sa hindi pagpayag na ikaw ang pag-aawag ng press conference para mas klaro na ang pinagawin mo. Please. Sige, Ted. Ito ang sinabi ko, Ted. Good morning, Congressman. After discussing with my bosses, I was advised that we're not allowed to do the next press conferences for politicians. So hindi